everyone, welcome back to my channel. This is DJ B Israel, and for today's video, ayan, nakikita nyo mayroon ako electric fan na katabi. Ito po ay aking nilinisin kasi ilang umaga na, na tuwing pupunta ako sa room ng alaga ko, nakikita ko yung kama niya may mga agyo-agyo. So iniisip ko, sabi ko, saan ba nanggagaling yung mga agyo na yon? Imposible sa labas kasi ano, wala namang hangin kasi nga mainit pa ngayon dito. So sabi ko, hindi yung electric fan na ito ay may ano, medyo maingay na. So tiningnan ko, sabi ko baka mamaya dito nanggagaling, usually kasi 'di ba ang dumi nanggagaling sa aircon or nanggagaling sa kisame, sa taas bumabagsak sa ibaba. Since yung room ng alaga ko, kapag ka natutulog sarado naman yung ano, yung jalousy. So sabi ko possible nagaling sa taas or maaaring galing sa ano, galing sa ibaba na nahahanginan. So ito yung una ko naisip. So ang ginawa ko, chinek ko yung electric fan at yun nga, dahil maingay na rin, so inisip ko baka madumi na din. Sabi ko, linisan ko kaya. Hanggang sa nakita ko na ang dumi na nung takip nito. At may kahirapan siyang linisin. So alam niyo naman ako, 'di ba, kapag ka mahirap, doon ako na-challenge. At ito yung aking gagawin ngayon, at samahan niyo po. So una, nakita po itong electric fan. Actually, ano, ngayon ko lang siya napansin, ngayon nagagawin ko na, nakita ko na may ano, na may, ito o, nakaangat siya dito. So, hindi ko alam. Tinanong ko yung alaga ako, baka mamaya kasi pagbintangan ako, diba, baka sabihin ako gumawa. Tinanong ko siya bago ko buksan, tinanong ko yung alaga ako, matagal na ba itong ano, itong part natin na nakanganga. So, ito yung itatry ko, na, gawa ng paraan, gagawin ko. Titingnan ko kung kaya ko siyang ipasok sa loob, 'di ba? Ay, nagcha-challenge na naman ako. Ito yung gusto ko, yung mga nagkukuting-tingin, 'di ba? Kaya promise, ano mo, para kaya para ako lalaki may mati. Ang kulang na lang sa akin nagari para ano, para makumpleto na yung aking pagka-carpentera at pagkaano. Yung ano, yung mga ganito, 'di ba? May ginawa din ako dito na ano, may ginawa din ako na linya na saksakan kasi yung ano, yung room ko maiksi yung cordon. So ginawa ko, gumawa ako ng paraan para ano, para yung ano, mga gadgets ko ano, isang saksakan na lang siya. So ayun, papakita ko sa inyo ngayon kung paano yung ginawa kong pag ano, pagdikit. So iyan po, nung nakaraan ng isang araw, yan ang pinagkaabalahan ko, yung ano, yung paggawa ng saksakan, yung extension. Yun yung ginawa kong paraan para yung mga saksakan ng gadgets ko sama-sama na hindi kung saan-saan nakasaksak. So idinikit ko siya sa pader para isang way na lang yung pupuntahan ng aking ng cord ng aking mga charger. Ayan. So kung mapapansin niyo, yan iisang saksakan yung ano, kinalalagyan ngayon. At iyan yung ginawa kong paraan, yung extension. So hindi ko na naipakita kasi gabi ko yan ginawa. So ayan ang mga ano, pinagkakaabalahan ko, yung magkatikot, magkulikot, o diba? So ngayon, ito muna pong part na ito yung uunahin ko kasi kung makikita nyo, ayan, nakaano siya, nakanganga. So nakaangat siya, hindi ko alam kung bakit. And ito po, itatry ko na ano, naipasok. Iaangat ko lang ito hanggang sa pumasok. Sana hindi siya masira, o diba, baka mamaya magbayad pa ako sa alaga ko. Pero itatry ko na maayos. Alam mo, dito ako sa mga ganito na challenge, yung mga bagay na alam ko na panlalaki, pero ano, panlalaki siyang trabaho, pero kanyang gawin ng babae. Sabi nga ano, ang lalaki at babae dapat maging pantay lang yan. Hindi yung paglalaki nagkakamali, okay lang, pero pagkababae, ang daming judgmental, o diba? Dapat pantay-pantay lang yan kasi pare-pareho lang naman tayo, lalaki ka, babae ka, magkaiba lang tayo ng kasalian. Pero sana ano, yung karapatan ng lalaki at babae, pareho lang, pero diba? Yun. Kaya natutuwa ako kapag may mga ganitong bagay na pwedeng gawin ng babae, o diba? So ito, gagawin ko na siya. Itatry ko since wala akong pangbukas. Para, munti nga aking gagamitin.
Eh, papasok ko siya. Matutuwa alaga ko nito kapag nakita niya na naayos ko. Hindi ko kasi makita yung ano, yung bukasan niya. So, wala akong naiisip na paraan kasi pwede namang ano, na itutulak naman yung ano, yung plastic niya. So, sabi ko baka pwede ko itulak-tulak hanggang sa pumasok. Papasok ko siya. Uy. Huwag kang bibigay. Ginagawa lang kita. Huwag kang parang babae na madaling bumigay kapag nagpakita ng pagmamahal ang lalaki. So, kailangan unti-unti ang pag-ano. Dahil ang pag-binibigyan ng pundasyon yan, hindi binibigla. Kung papaano ito, tatagdahan-dahan. O diba parang hindi mabigla kasi baka larong nasira. Uy, nagpapasok na siya. Hindi dito na ako. Sana itong part natin hindi mahirap kasi ano, parang nakaano siya eh. Good luck naman sa akin. Aray, ayun. Dumugo na siya. O, diba? Nakula ng gunting. Yan sinasabi ko. Parang puso lang yan nagdurugo kapag nasasaktan. Puso, dapat iniingatan. Eh, hindi ako nag-ingat. Ayan, nasugatan ako. O, diba? Pero okay lang yan. Ano, ang sakit. Okay lang ang masaktan. Kasi kapag ka nasaktan, dyan tayo natututo. O, diba? Gaya niya, nasaktan ako. Matututo ako. Aray, ang sakit. Konti na lang. Oh my God, oh my God. Papasok na siya. Ayan. Konting-konti na lang. Oh. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Oh, success! Uy, naipasok ko siya. Successful. Oh, diba? Wala akong binuksan ng mga screw. Ang galing-galing talaga. Ang galing. Successful. Matutuwa yung alaga ko. Ayan. So, natapos ko na yung ano, natapos ko na itong side na ano, na nasira. So, ngayon ang ano ko naman ay ang paglilinis ng ano. So, ito ang lilinisin ko, yung mga filter kasi sobrang dumi po niya, mukhang taon nang hindi nalilinisan. So, ito naman yung gagawin ko ng paraan kung paano ko mabubuksan, ha?
Diba grabe yung ko, Anthony? Kaya pala ano? Kaya pala napaka-ingin na nag-exit sa Luna. Pero isa tingnan mo, kaya pala naglalakas ng mga agyo. Napakadumi. So, ito yung linihintin ko ang ano yan. Ito ano? Diyos ko, pag-agyo linihintin. Dito ko kasi challenge. Dito mga dalawin na dapat. Linihintin. Yan, pupunta ako ng ano? Banyo kasi doon may shower doon. Mag-i-istiryan ko siya. Ito hindi kasi pwedeng basahin ito kasi mapapalo ng ano. Mapapalo ng mga electric fan. So ito, ang batalitan ko na siya ng basahan. Grabe po niya. Mamaya, kung nagagawa ko yung ano yung mga dumi, saka siya, pwede na siyang matangkata. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa paglilinis ng electric fan. At kung kayo ay nag-enjoy, i-like nyo lang po ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang tiny bell button para updated kayo sa mga videos sa aking app.